Magandang araw sa inyong lahat, mga kupal! Welcome dito sa panibagong episode ng ating programang tumatalakay sa mga isyong bumabagabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mga mamamayan. Ako nga pala ang inyong host, si Keith Punk, at ito ang bagong liwanag. Dali lang. Tagbel ako ng kainit nito. Kali eh. Okay, sige. Going back. Bago natin simulan ang ating programa ngayong araw, gusto ko muna magkaroon ng shoutout dyan sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Maraming salamat sa pag-sponsor ng aking t-shirt na si Maria. Going back sa ating programa na ang bagong liwanag, alam naman nating lahat na mga 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng eleksyon. Basically, midterm election sa kung saan nagkaroon tayo ng pagbubutuhan sa ating mga senador at sa ating mga lokal na opisyal, na mga lokal na opisyal tulad ng mga mayor, vice mayor, governors, etc. ganon. At last week lamang nilabas ang resulta ng eleksyon na nangyari noong May 13. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang 12 senators, ang 12 na bagong senador ng ating gobyerno na kamakailan lamang ay pinroklama ng COMELEC pagkatapos ang sandamakmak na mga issue, sandamakmak na mga dayaan at sandamakmak na mga problema sa kanilang proseso. Iisa-isahin natin ang ating mga senador, ang mga bagong senador ng Republika ng Pilipinas. Unahin natin ang top 1 senator na nanalo sa ating eleksyon, si Cynthia Villar, a.k.a. Senator Anti-Anly Rice. Bakit nga ba Senator Anti-Anly Rice? Kung matatandaan ninyong lahat, itong si Cynthia Villar ang senador na nakaisip na tanggalin ang Anly Rice sa Mang Inasal. Bakit daw? Baka raw magkaroon tayo ng rice shortage. Para di magkaroon ng rice shortage, yung mga shortage natin ng bigas, putang ina, nagkaroon ng bukbok. Pangalawa, itong si Cynthia Villar, sa totoo lang, sa tuwing nakakabasa ako ng balita tungkol sa kanya, ang lagi kong nakikita ay yung mga proyekto ng kanyang asawang si Manny Villar. Well, basically, yung family business nila na real estate, nakukuha niya mula sa gobyerno. At yung anak niya, si Mark Villar, nasa DPWH. Kung titignan nyo, ang daming mga proyekto ng mga Villar. Na itong ni Cynthia Villar, ni Manny Villar, ni Mark Villar. Ang daming proyekto ng pamilya nila na nakukuha nila dahil lamang sa kanyang posisyon sa gobyerno. Now, if this isn't the same kind of oligarchy that our president promised to obliterate, I wouldn't know what to call it. Kasi ang nakikita ko dito, isang bilyonaryong senador na ginagamit lamang ang kanyang posisyon para lalo silang yumaman at the expense ng taong bayan. Number 2, senator natin, si Miss Grace Poe. Sino nga ba si Grace Poe? Teka, inom muna ako ng beer. Sino nga ba si Grace Poe? Si Grace Poe, para sa ating lahat na fans ng pelikulang Pilipino, lalo na yung mga old school 80s, 90s, early 2000s sa pelikulang Pilipino, matatandaan natin si Grace Poe bilang anak ng yumaong King of Philippine Movies na si Fernando Poe Jr. At natatandaan natin na noong 2016, itong si Grace Poe, ito tumakbo rin bilang independent presidential candidate. Ako honestly, sasabihin ko sa inyo, hindi ko maintindihan kung gusto ko ba siya o hindi. Alam ko namang may mga nagagawa siya, marami siyang may mga batas siya na ipasok sa Senado. Ang problema ko lang talaga ay Grace Poe, yung pagiging trapo. Minsan, kalaban siya. Minsan, kakampi siya. Minsan, tropa niya, yung mga magnanakaw. Minsan, kinikilatas yung mga magnanakaw. Tsaka ako, honestly, at the end of the day, kay Grace Poe, ang problema ko sa kanya is, masyado siyang mukhang mabait. Di mo lagi pag nakikita mo yung mga campaign materials, lagi siya nakaputi, na ewan ko kung anong tawag dun sa ganong klase ng blouse, basta nakaputi siya, tapos yung laging forma niya, parang gano'n. Ayun, parang masyadong Mama Mary yung dating, masyadong Virgin Mary yung dating. Alam mo, for me, that is too good to be true. Kasi I don't trust politicians. Kahit sinong politiko pa yan, kahit gano'ng kakalinis tignan, kahit gano'ng kakabangot tignan, kahit gano'ng pa kamabulaklak ang mga salitang lumalabas sa bunganga mo, para sa akin, depende pa rin yan sa ginagawa mo. Eh, putang ina itong si Grace Poe, minsan katabi si Imelda Marcos, na alam naman natin na asawa ng isang kriminal, na mismo kriminal din.
Minsan kinikilati siya sa sinigong. Minsan nakikiayon siya sa mga sinasabi ng administrasyon. Minsan hindi mo na maintindihan. Saan ka nga ba talaga? Where do you stand, Grace Po? For me, that is one of the most important questions that Ms. Grace Po has to answer as a senator. Pangatlo, nananalong senador sa ating eleksyon, eto newbie to. At ako para sa inyo, sasabihin ko sa inyo, na imposible, hindi nyo kilala to, dahil ang taong to ay si Bongo. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang experience ni Bongo pagdating sa politika, pwera sa, aside from the fact na siya ang dakilang julalay ni Pangulong Digong. Siguro yun yung experience niya, more than na, siguro mahigit na lang ang dekado na siyang julalay ni Digong eh. Taga-selfie, alam mo yun, taga-punas ng pawis, taga-himod ng puwet, minsan taga-tsupa siguro, I don't know. Pero sa totoo lang, etong si Bongo, buisit na ako dito kasi maya-maya nakikita ko yung pagbumukha niya sa social media. Lagi ko lang nakikita yung mukha niya sa Facebook. Ina mo, Bongo. Alam ko na yung diskarte mo. Yung mga fans mo, mga pakawalan yung mga trolls, kaya nagkakalat ng mga memes yan, eh kasi may iba ka na namang motibo pagdating sa susunod na halalan. Eto ng mga puta, mga liberal naman namang masyadong mga woke. Kaya sinasabi nila, huwag nating tulungan yung mga alalay ni Digong, huwag nating tulungan yung mga aso ni Digong na manalo sa mga susunod na eleksyon. Eh paano hindi sila mananalo? Eh puta, binibigyan sila ng libreng advertisement. Binibigyan nyo sila ng libreng airtime. Binibigyan nyo sila ng panahon. Pinag-aaksayahan nyo ng oras na i-share yung mga memes ni Bongo. Una sa lahat, hindi siya cute. Pangalawa sa lahat, hindi ko siya trip. Puto Bongo, sinasabi ko sa'yo, gawin mo na lang yung trabaho mo bilang senador na magkaroon ka naman ng silbi kesa sa puro ng selfie ng selfie dyan at pagpapakalat ng mga memes mong napakapangit. Eto, pang-apat nating senador, si Pia Cayetano. Ngayon, sino ba si Pia Cayetano? Si Pia Cayetano, isa itong ano, well, basically, isa siyang babae. Isang senadora na kunyari, feminist. Kunyari, nasa isip niya ang kapakanan ng mga kababaihan. Pero at the end of the day, pagdating sa mga kabastusan na sinasabi ni Digong, sa mga kabastusan na sinasabi na naminger siya ng katulong, mang-rape kayo dyan sa mga ginigera niyo sa Marawi, mga pinaghahalikan ni Digong ng mga babae, ng mga OFW. Sa kabila ng lahat ng mga pambabastos na ginagawa ng Pangulo, etong si Pia Cayetano, walang nasasabi. Feminista ka ba talaga? O pokpok ka lang ng Pangulo? Eto, panglimang senador natin. Sinasabi nila ang pinakamatigas at pinakamalupit. Si Bato. Ronald Bato de la Rosa. Nga pala, kumusta yung palabas nyo? Kumusta yung biopic na na walang nanood? Kasi naman, sino manonood nun? General Bato. Isipin mo na lang, ha? Kailan ka pa naging si Robin Padilla sa buong buhay mo? Pero anyway, itong si General Bato, sa totoo lang ha, kung sasabihin ko, pagdating sa listahan ng mga nanalo natin mga senador, si Bato de la Rosa, medyo maganda yung educational attainment yan. Nagkaroon siya ng Masters in Public Administration. At meron din siyang PhD. Kabot siya ng mataas na antas sa edukasyon, itong si General Bato. Ang problema ko nga lang dyan, dalawang bagay. Una sa lahat, sabi niya, ano nga ba ang trabaho ng senador? Ngayon, hindi ko alam kung hindi niya ba talaga alam kung ano ang ginagawa ng senador o nagmamaang-maangan lang siya. At kung nagbobobobohan ka lang, nagtatangatangahan ka lang, hindi ko alam kung bakit ginagawa mo pa yan. E po, for the past 3 years, ganoon naman yung ginagawa mo eh. Nagbobobobohan, nagtatangatangahan, nagmamaang-maangan. So maybe at the end of the day, you don't really know what your f***ing job is. Pangalawang problema ko sa kanya, etong si Bato de la Rosa, natatanda natin, siya ang naging PNP chief. At siya ang naging mukha, siya ang naging katauhan ng madugong gera kontra sa droga. Etong si Bato de la Rosa, isa siyang promotor ng patayan. Isa siyang promotor ng EG case. Isa siyang promotor ng isang gerang kumitil sa mahigit 10,000 buhay. Hindi natin alam kung yung 10,000 buhay na yun ay inosente ba o hindi. Pero kasama sa mga inosenteng buhay na ito na nawala ay mga bata. Some of them are as young as 2, 3, 4 years old.
Ngayon, hindi ko alam kung ano ang naiisip ni Bato ngayon, ngayon nakapasok siya sa Senado, pero isa sa mga programa na naiisip niya ay yung pagpapabalik ng ROTC, which is a topic for another discussion. Pero para sa ngayon, si Bato Leon Rosa, hindi ko alam kung bakit ka binoto ng mga tao. Siguro kulang pa ang mga pinagpapatay niyo sa gera niyo, kaya ka nanalo. Pero I hope pwede mong gamitin ako. I just hope you will use your education to think of something else, to think of something more productive for our country, to think of something that will actually help and benefit the Filipinos. Pang-anim na senador sa ating listahan, si Senator Sonny Angara, aka ang tatay ng train law. Ano nga ba ang train law? Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, na kung saan pinataasan ang buwis sa ating mga paboritong bisyo. Ito ang dahilan kung bakit ang presyo ng Red Horse beer na litro mula sa 50 ay naging 90 na ngayon sa 7-Eleven. Yung isang kaha ng Yossi na dating 50 pesos, 100 na ngayon. Pero, more than that, ito ang dahilan kung bakit nagtaasan ang presyo ng mga bigas, ng mga bilihin, ng mga sardinas, noodles, ng gasolina, ng pamasahe natin. In short, pampahirap sa sambayan ng Pilipino. Kaya mo, Sonny Angara, dahil sa iyo, mas maraming mahirap ang lalong nalulugmok sa kahirapan. Hindi ko alam kung ano ang kabubuohang gagawin mo na naman ngayon sa Senado, pero sana madulas ka sa Inodoro. Number 7. Eto na isa to sa mga idol ko na senador. Hindi dahil magaling siya, kundi sikat siya. Si Lito Lapid. Ako sa totoo lang, wala akong masyadong masasabi tukol kay Senator Lito Lapid. Kasi sa totoo lang, si Senator Lito Lapid, senador siya ng halos mahigit isang dekada na. Aminado siyang bobo siya. Aminado siyang wala siyang pinag-aralan. Para sa akin, that counts. Hindi ka mayabang na feel mo kaya mo. Tama natin si Lito Lapid, marami siyang mga batas na ipasa, marami siyang mga batas na na-sponsor, na-author. Basically, si Lito Lapid, hindi ko sasabihin na good siya sa akin, pero kumbaga neutral lang. Cheers, Lito Lapid. Pang-8 sa ating senators elect, si Aimee Marcos. Ito, malupit tong Aimee Marcos ito eh. Ako sa doon na bad trip ako sa hype ito eh. Una sa lahat, sinungaling. Sabi niya, may natapos daw siya. Nakatapos daw siya sa Princeton, nakatapos daw siya sa UP Law. Tapos ngayon, lumabas yung balita na hindi naman pala totoo na nakatapos siya sa dalawang eskwelahan na yon. Sinabi niya, bakit kailangan pa ba ang edukasyon? Ako honestly, I would say na hindi naman yun yung point. Hindi point ang educational attainment mo. Ang point is, sinungaling ka. At hindi lang sinungaling. Alam natin na magnanakaw ka at isa kang kriminal. Isa kang enabler ng patayan. Tatay mo mandarambong. Pinakamalaking mandarambong sa kasaysayan ng buong mundo. Imagine mo na lang yun. Yung kapatid mo, si Bongbong, na addict sa cocaine. Isa rin mandarambong. Isa rin sinungaling. Sa dami ng nanakaw niyong pera, na wala ka pang paritoke ng baba mo, Aimee Marcos, anong gagawin mo? Sinasabi na yung programa niya, yung campaign niya, Aimee Solution. Anong solusyon? Ako honestly, tatanungin kita, Aimee Marcos. Sa tingin mo, alam mo ang mga problema ng Pilipinas? Kasi ako, I would honestly assume na kaya ka sinungaling is kasi naiisip mo, it doesn't really matter anyway if Filipinos know the truth about you. And the truth about you is, you don't care about the country, you don't care about Filipinos at all. At the end of the day, you only care about yourself, your family, and you only care about changing the history. The history na napatunayang pamilya kayo ng mga kriminal, pamilya kayo ng mga magnanakaw, pamilya kayo ng mga mamamatay tao. Kaya ka nandyan. Kasi gusto mong makalimot ang mga Pilipino sa lahat ng mga kasinungalingan at sa lahat ng mga kasamaan na ginawa nyo sa ating mga mamamayan. Puta ka! Number 9, eto! Hindi masyadong sikat pero puta, marami rin kagaguhan. Si Francis Tolentino.
Para sa inyong lahat na nakakaalala, siya yung dating MMDA chairman na nag-hire ng mga pokpok sa Cubao para sumayaw sa isang, ewan ko, party yon, campaign sortie. Siya rin yung pakana ng elevated U-turn. Ano yung elevated U-turn? Para sa inyong lahat na may mga sariling chikot at nagmamaneho lagi, elevated U-turn, well, basically, U-turn siya na bago ka maka-U-turn, kailangan mo muna umakyat. Para sa putang U-turn ka ng Skyway, ganon. Ganong kabubuhan ang dinadala ni Francis Tolentino sa Senado ng Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit nanalo ito, pero malamang nanalo siya kasi at the end of the day, maraming mga bobotante na walang pakialam hanggat meron ka mga pokpok galing Cubao na sumasayaw dyan. Number 10, ito, medyo malupit itong number 10 natin kasi isa ito sa mga magagaling na mga senador ng Pilipinas. Lalo na yung tatay niya, mas magaling yung tatay niya. Well, basically yung tatay niya talagang malupit talaga yon. Pero ito, ang number 10 natin na senator, si Senator Coco Pimentel. Use your kokote. Magaling dati, pagdating ng 2016, nung nanalo si Digong, parang unti-unti na rin nawala yung kokote. Naging enabler ng drug war, naging apologist ni Digong, naging spokesperson ng mga katraydoran ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, laban sa ating mga mamamayan. Etong si Coco, ito ang quintessential balimbing. Dati-dati, ang daming sinasabi, di ba, mga arbitration court, West Philippine Sea. Nanalo si Digong, wala na. O, umatras na yung bayag. O, pinabayaan na natin yung Spratlys. Lahat na sinasabi ni Digong, sinusuportahan niya. Yan. Coco Pimentel. Wala ka ng kokote. Crocodile ka na lang. Crocodile. Isa kang buwaya. Yan yung katotohanan sa'yo. Number 11. Na panalong senador. Ito, puta. Ito ang literal na, kumbaga sa listahan natin, ito ang literal na napakadaming bobotante sa Pilipinas. Bakit nyo pa binoto to? Bakit pa nanalo to? Bong Revilla! Ramon Bong Revilla. Wala kang ginagawa kundi sumayaw ng buduts. Ako honestly, nakapunta ako dati sa Senate. College ako nun. I don't remember kung anong year, pero it was around 2008 siguro, mga ganon, 2009. Kaya walang ginagawa yung si Bong Revilla sa Senado, kundi pa-picture, pa-smile-smile, pa-picture-picture, smile-smile, mga ganon lang, puro pa-post. Ito yung literal na pokpok. Kumbaga rin, hindi yun yung malala. Alam niyo yung pinakamalala na aspeto tungkol kay Ramon Bong Revilla? Hindi yung pagbuduts niya eh. Hindi yung pagpapakute niya. Hindi yung pagpapapogi niya. Ang pinakamalalang bagay kay Ramon Bong Revilla, isa siyang magnanakaw. Isa siyang mandarambong. Isa uli mo ang 100 million something na ninakaw mo. Sinasabi mo hindi mo ninakaw? Pala eh. Pinakalala ka na kanina polis. At aminado kang nasa iyo yung pera. The money is in your f***ing bank account. Give it back to the people because that's where it belongs. Panalo ka na ngayon. Ginagamit-gamit niyo pa yung... Nandito ako para linisin yung pangalan ko. O pwede mo namang linisin yung pangalan mo na hindi ka tumatakbo bilang senador, di ba? Bakit kailangan mo tumakbo bilang senador? Para makapangnakaw ulit. Yan ang katotohanan, Ramon Bong Revilla. Pero let's go to our last senator. Last but not the least, honestly, sa lahat ng mga nanalong senador ngayong eleksyon, itong pang number 12 natin, ito ang pinaka-paborito ko. I mean, not in a bad way. I mean, siya yung pinaka-paborito ko literal. Kasi ito yung senador na nagpakita ng katatagan ng pagiging independent. Despite the odds, despite bullying sa administrasyon, despite criticism on her physical and on her physical appearance and her experience. Si Senator Nancy Binay. Ako sasabihin ko sa inyo, Nancy Binay, nung unang nanalo to, nung mga lumang episode nga ng Tutnik, kung marinig nyo, ito si Nancy Binay, lagi kong tinitira to eh. Kesyo wala na ma-experience, kesyo nag-OJT lang sa tatay niya sa City Hall, kesyo maitim, kesyo negra, ganun. Jiro joke-joke nga siya eh. Siya yung Nancy Reno eh, alam nyo yun. At the end of the day, si Nancy Binay, she's proven herself to be a voice. Hindi lang ng oposisyon, kundi ng katotohanan. Sinasabihan niya si Bongbong yung tatay mo magnanakaw. Sasabihin mo yung tatay ko magnanakaw, yung tatay mo napatunayang nagnakaw. Kaya nga tagal sa pwesto eh. Yung tatay mo literal na diktador. Etong si Nancy Binay, hindi ito nag-Duterte, bumpist, ganun. Kasi sa isip niya, hindi ko kailangan gumawa ng ganyan
para gumawa ng batas. Hindi kasama sa mandato ng trabaho ko ang makipag-posing-posing ng picture na mag-matching gano'n. Ina. Si Nancy Binay, sa totoo lang, marami siyang mga advokasya na fino-forward niya para sa kabutihan ng mga mamamayan. And for that, ako sasabihin ko si Nancy Binay talaga, all through those years, magandang character development niya. Maganda ang kanyang evolution from a simple City Hall OJT kemerot ng tatay niya to a full-fledged senator in the Republic of the Philippines. Kaya that's it for our election results, ang ating 12 senators na nanalo. Kaya I suggest you guys watch out for these 12 senators. Pansinin natin sila at tignan natin kung ginagawa lang ang trabaho nila at huwag nating hayaang gumawa sila ng mga kabalbalan at huwag nating kalimutang punahin ang mga masamang ginagawa nila. Kaya ko honestly dito sa 12 na to, napakadaming kailangan natin maraming kailangan punahin, maraming kailangan pansinin. And for that, for our future episodes on these people, we will keep a close eye on them. Just subscribe to our YouTube channel and don't forget to like our page, Bagong Liwanag ng Kikisba. Don't forget to leave your comments kung meron kayong mga gustong itanong, may mga komento kayo, meron kayong mga violent reactions, or kung gusto nyo lang magbabati on our next episode, just leave your comments there. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw mga kupal. Again, this is Keith Punk, your host, and this is Ang Bagong Liwanag. Okay, cut.